pagpapalawak ng Human Security Act, pagdadagdagan ng mga professions, especially para ma-curtail daw yung recruitment ng mga kabataan, ng mga activist group, gaya ng anak bayan. Especially kasi diba may cases na gano'n. At the same time, yung revival ng Atay Subversion Law na tinanggal na dati, ngayon gusto mong buhayin ulit. Ano po reaction po ng kabataan at least curious? Yung ginawang tuntungan ni Secretary Anil, yung naging hearing na sinagawa ni Senator Bato. Sa paningin po ng kabataan, lantad na lantad yung hidden agenda ng AFP, ng PNP, ng DILG sa pagtutulak ng mga investigasyon na ito para dagdagan yung presensya ng mga pulis at militar sa loob ng mga eskwelahan at isulong yung mga matagal ng at tinutulak na amyenda sa Human Security Act at yung pagbabalik na ng Anti-Subversion Law. Lahat ng yan para ma-curtail yung karapatan ng mga estudyante, ng mga tao para magpahayag, magsalita, mag-organisa at magprotesta sa loob ng mga pamantasan. Hindi na yan bago kasi nitong mga nakaraang taon. No? At dito rin mismo sa 17th Congress, matagal na yung sinusulong ng AFP na DILG ng determination mismo. Natila throwback yan sa martial law na imbis na pakinggan yung panawagan ng mga estudyante ng mga eskwelahan para itigil yung mga pamamaslang, itigil yung panghihimasok ng China, maibasura yung mga kasunduan na nagsusuko ng ating soberanya. Ang ginagawa, ginigipit pa ang lahat ng mga nagsasalita na ito at nag-uorganisa. Imbis na pakinggan, ay pinipigilan. Imbis na tugunan yung kanilang mga sa loobin at mga panawagan ay ginigipit pa at pinapatahimik. Kaya ang mensahe ng kabataan, pipigilan natin ang ganyang mga panukala na naglalayon na magkaroon ng martial law sa mga eskwelahan at dagdagan ay yung presensya ng pulis at militar na sa totoo lang labag, hindi lang sa mga pambansa natin batas, kundi maging sa mga pandaigdigang kasunduan na ang mga eskwelahan ay mga neutral grounds, mga zones of peace, at kinakailangan na huwag magpasa ng kahit anong mga panukala na magkukurtail dun sa kanilang kalayaan na magsalita, magpahayag, magorganisa, at mapayapa na mag-assemble. No? Yan yung mga guaranteed rights sa Constitution na hindi hinuhubad ng mga estudyante kasama ng mga guro nila pag pumasok sila sa mga eskwelahan. Kaya nababahala yung kabataan dun sa motives ng DILG na napakita na ngayon na ang nais pala nila ay maitulak yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law at parang throwback sa martial law na ang gusto pa ay hayaan ng malayang makapasok yung pulis at military sa mga eskwelahan. Kung titingnan po natin sa kasaysayan, yung mga kasunduan katulad ng LFS at DND Accord, yan ay produkto nung assertion ng mga estudyante na hindi dapat tinitiktikan yung mga estudyante na gustong makaalam ng mga issue sa mga education institutions po natin, natural na yan po ay lugar para mag-usap tungkol sa iba't ibang issue ng ating bayan. May binabanggit po na binabanggit din kayo na willing kayo or okay kayo sa dialogue. Kanino pong dialogue ito sa issue ngayon? We highly encourage the parents and the youth involved to talk in a safe space kung saan po sila makakapag-usap no, tungkol sa kanilang mga personal na mga saloobin sa isa't isa. At hindi dapat ito magamit no, para maitulak yung mga panukala tulad ng pag-amyenda sa Human Security Act at pagbabalik ng Anti-Subversion Law na matagal ng pilit na ibalik no, sa loob ng kamera. Ngunit dahil sa kasaysayan, nakita na natin kung paano nag-work yung Anti-Subversion Law at yung Human Security Act.
ayan ay ginamit para makurtail yung democratic rights ng mga nais magpahayag ng kanilang saloobin at panawagan doon sa mga patakaran ng administration. No? Kaya tayo po ay lubos na nababahala at mariin na tututol sa lahat ng mga hakbang na ito na pumasok sa mga eskwelahan. Tutol tayo sa martial law sa mga schools. May milabagin po kayo na may plano kayo para maipasa yung batas na pagbabawal sa military at pulis sa mga paaralan na hindi nasuportahan last year. Magpapanukala ang kabataan ng mga resolusyon upang itulak ang Duterte administration na pirmahan na ang Safe Schools Declaration. Mm-hmm. Ang mga eskwelahan ay mga neutral grounds at mga zones of peace. Mm-hmm. No, kinakailangan na maitaguyod dyan ang mga constitutionally guaranteed rights ng mga estudyante, ng mga guro at ng buong academic community. Mm-hmm.